Panahon na raw para ibalik ang parusang bitay sa bansa. Yan ang paniwala ng Volunteers Against Crime and Corruption. Ang dahilan. These are rampant killings that are done in full view of people like riding in tandem. And so it's done with impunity. At pinakamatinding ng dahilan kundi ang rule of retribution. Kung lumabag ka sa batas at pumatay ka sa isang tao, kailangan katumbas din ang parusa sa krimen na ginawa mo. 2006 nang buwagin ng Pilipinas ang death penalty sa pamamagitan ng lethal injection. Ngayon ang panukala ng VACC, madugo at ipakita pa sa publiko ang paraan ng pagpataw ng death penalty. It should be bloody. Kasi ang point namin dito to send a very strong message, certainty of death through a manner nakakatakutan. Alam mo, ang Pinoy masunurin yan eh. Pag nakita nilang may implementation, may political will, tigil yan. At sana raw maisama sa death penalty ang kasong plunder, bukod sa mga karumal-dumal na krimen na pwedeng patawan ng kamatayan. Noong kampanya at maging noong pangalawang State of the Nation address, binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte na kailangan maibalik ang death penalty sa bansa. It is really an eye for an eye, a tooth for a tooth. You took a life, then you must pay it with life. Marso 2017 pumasa sa third at final reading sa plenaryo ng Kamara ang panukalang nagbabalik ng death penalty sa bansa. Pero sa Senado, nasa committee level pa lang ito hanggang ngayon. Sabi ni Senate President Tito Soto, kung ang pag-uusapan natin ay ibalik ang death penalty for high-level drug trafficking, payag ako. Ang tingin ko, may pag-asa kaming makakuha ng mahigit 13 boto. Sa first quarter 2017 survey naman ng Social Weather Stations o SWS, 61% o 6 sa bawat 10 Pilipino ang pumapabor sa panukala ng Kamarang ibalik ang bitay sa bansa. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines naman ginagalang daw ang pananaw ng VACC lalo't karamihan sa mga miyembro nito ay may kamag-anak na pinaslang. Pero para raw matigil ang krimen, imbis na bitay, dapat daw palakasin pa ang justice system sa bansa. Ang death penalty is after the fact. Meaning to say, nagawa na yung krimen, saka mapapatayin ang kriminal. Ang kailangan natin dito, yung mga kriminal ay talagang mahuli. Yung mga kriminal ay talagang dapat na maikulong. Yung mga kriminal dapat maparusahan. At mas maganda pa, yung mga kriminal, hindi talaga dapat makakagawa ng krimen. Dano Tingkongko, GMA News.